Good morning mga kasugpo. For today, ito yung nahuli nating wild sugpo sa ilog. Ayan. Ayan. Nakailan ba tayo today? Naka 104 pieces tayo kanina. At ngayon, papakawalan na natin sila sa palaisdaan. Ituturo ko sa inyo yung kung paano namin nilalagay sa palaisdaan yung mga nahuhuli namin wild tiger prawn sa ilog. Kung paano namin ito nilalagay sa palaisdaan. Tingnan yung itsura nila. Ayan. Iba-iba sila ng size eh. May medyo malalaki. Ayan. Ganyan yung itsura ng mga sugpo na nahuhuli natin sa ilog. Ilagay na natin sa palaisdaan habang maaga pa. Dito lang natin ilalagay. Bago natin ilagay sa palaisdaan, meron lang akong i-discuss konti. Hindi kasi ito kagaya ng banamay na, alam mo yon, kailangan pa natin munang i-acclimate bago natin tuluyang pakawalan sa loob ng palaisdaan. So, since wild sugpo siya, the moment na nahuli mo na siya sa ilog, pwede namang magpalipas ka ng isang araw bago mo ilalagay. Kasi kung mainit yung palaisdaan, hindi kasi natin pwedeng ilagay eh. Parang kabaliktaran siya ng banamay pa rin. Na kapag ang banamay medyo maligamgam yung tubig sa palaisdaan, okay lang yon. Ang banamay mahina sila sa malamig na tubig. Pero ang mga sugpo, kahit na malamig yung tubig, pwede mo siyang ipakawalan. Basta wag lang mainit. Kapag sinabi ko malamig, it doesn't mean na sobrang lamig ah. Hindi siya masyadong malamig, hindi rin siya mainit. Yung katamtaman lang. So since tayo nasa tropical weather, hindi naman usually malamig yung tubig sa palaisdaan. Kadalasan, neutral lang. Unless kapag mga bare months like November, December, January, yun malamig talaga yung tubig nun. Kaya sinasabi ko dati sa mga vlog ko na mahirap magpakawala ng similya ng banamay sa palaisdaan kapag malamig yung tubig. Dahil mahina nga sila sa cold temperature. Pero itong sugpo, may chance na makasurvive sila kahit na malamig. Kasi nga, galing na sila sa ilog eh. Kapag nahuli sila sa ilog, sanay na sila sa environment nila. Eh hindi naman nagkakalayo yung environment ng loob ng palaisdaan sa labas. Sa ilog. Dahil, open sila pareho eh. Kaya hindi na nahihirapan mag-adapt yung mga wild sugpo. Unless yung sugpo na papakawalan mo, cultured, nang galing sa hatchery, kailangan mo parang i-acclimate yun. Kasi manilibago yun eh, pag papakawalan mo dito sa palaisdaan. Ngayon, maaga pa, papakawalan na natin sila. Pero pagpatak ng tanghali kasi, medyo uminit na yung tubig. Hanggang sa hapon, hanggang sa paglubog ng araw, mainit na yung tubig. Hindi natin pwedeng pakawalan yung mga sugpo natin kasi may stress sila eh. Pero kung gabi naman, medyo malamig-lamig na, yun, pwede na natin silang pakawalan sa palaisdaan. Kaya, ito. Ganito lang kasimple ang pagpapakawala. Para ka lang nagtatapon ng tubig. Para ka lang nagtatapon ng tubig sa palaisdaan. Ganyan lang. Just make sure na lahat sila eh makakawala kasi dumidikit yan sa balde eh. Ayan. Okay, wala na. Ha 104 today kasi nga maikli pa yung tali na nilagyan ng damo na inilatag sa mga gilid ng ilog. Pero kapag magdadagdag tayo ng mga damo na pakapitan, malalagyan natin yung mga makapaglagay tayo ng mahabang tali na may damo sa ilog. Mas marami tayong mahuhuli, of course. At mas maraming mahuhuli kapag umaga. Pero kung kasagsagan talaga ng mga sugpo, dagsa ang mga sugpo, kahit hanggang hapon yan, marami pa rin nahuhuli. Maaga pa lang naman ngayon, July pa lang,
marami na nagpapahuli. Hopefully, this coming months, August, September, hanggang December kasi yan eh, may nahuhuli sa ilog. Pero itong mga nakaraang mga taon kasi walang nahuhuling sugpo. May time na may nahuhuli pero napakakunti. Unlike this year, medyo marami-rami yung nagpapahuli. At ito yung unang batch ng paglabas ng mga similya ng sugpo. Ibig sabihin, mas magaganda yung kalidad nito kasi nakita nyo naman medyo malalaki na sila, magaganda yung size. Sa mga susunod na batch, usually kasi mga maliliit na yon. Kaya magandang samantalahin yung unang batch para mas malalaki na sila. Tulad nung nakita nyo ngayon, yung pinakawala natin. Sa totoo lang, napakayaman ng ilog sa mga blessing. Tulad nito, nakakalibre tayo ng similya ng sugpo. Malapit na rin lumabas yung mga similya ng alimango. Kahit wala kang pera na pang invest, basta masipag ka lang, mag-hunting sa ilog, makakasumpong ka talaga ng mga biyaya dyan na pwede mo ilagay sa loob ng palaisdaan mo. Saka yung sugpo, halimbawa hapong ka nakahuli o kaya tanghali, tapos nag-aalangan ka kasi mainit yung tubig sa loob ng palaisdaan, pwede mong ipagpabukas, hayaan mo lang sila dito. Overnight, hindi sila mamamatay. Ganun sila katibay. Kahit wala silang oxygen na yung sa plastic, di ba kapag binabiyahe yung mga similya from the hatchery, naka-oxygen yan. Tapos kapag nilagay mo sa pail o kaya sa batsa, nag-aalangan ka kasi walang oxygen, mamamatay sila. Sa sugpo, hindi. Pagkahuli mo sa ilog, kahit na magdamag yan sa ilog, magdamag maghapon yan sa balde, hindi yan mamamatay. Kaya nung nakaraang araw, actually this is the third time na, nung una naka 50 pieces plus, naka-record dun sa computer, 50 pieces plus, pangalawa 68 pieces, tapos ito pangatlo 104 pieces. So ang target natin, makaipon man lang tayo ng mga 5,000 pataas. Yun. Konting paalala, kapag maglalagay ng similya ng sugpo, specifically wild sugpo sa palaisdaan, hindi na kinakailangan i-acclimate pa, basta itaon mo lang na huwag mainit yung tubig. Basta itaon mo lang siya na medyo malamig, yung hindi naman yung sobrang lamig, yung katamtaman lang. Ayun. So, kita-kita tayo sa susunod na video tungkol sa pag-aalaga ng sugpo. Hanggang dito na lang muna for today. Thanks. Nandito. Meron ka nang may uuwi sa Manila. Ayan. Ayun na. Sige, galingan mo ha. Hindi ganyan. Lumusong ka. Dahan-dahan. Sa ilalim mo, Yun. Saan? Tignan ko. May kasama pang ipon. Saan? Sobrang taba, no? Ang laki ng hipon. Ganyan nakalalaki yung hipon dito. Dito si Tabad? Oo. Baka wala natin yung hipon. Yeah. Parang ang lamig. Bigyan mo yung yung likod niya. Hindi ganyan. Kakagating kayo. Wrong move. Tignan mo kung mataba. Titikin. Taba. Payat. May mga itlog. Taba na rin. Mataba, no?